Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, reading natin ito para sa mga water sign. So, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating channel, ayan, pahit na lang ang subscribe button, notification bell, ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and shares. Kung gusto mo, pwede kang magpa-personal reading kay Jing Tarot Reader, i-search mo na lang siya sa Facebook. Siya yung pwedeng magbigay ng personal reading sa'yo. Ayan. At, sana makuha ko yung energy mo, ha. Pero kung hindi ko makukuha, huwag kang mag-alala. May next time pa naman, okay lang yon na hindi ko makuha. Normal yon kasi hindi to personal reading. Kung may mga maririnig kang ingay sa background ko, pagpasensyahan mo lang, ha? Kasi hindi talaga natin makokontrol yung background natin ngayon. So, may mga maiingay na maaaring dumaan or what. So, pagpasensyahan na lang po. Okay, for water sign, ano yung messages para sa'yo? We do have the King of Coins in reverse. King of Wands, upright. King of Cups in reverse. Wow. Puro king na yung lumabas. Tatlong king na yan. Apat lang ang king sa tarot deck. So, meron tayong the Lovers in reverse. And at the bottom of the deck is the Nine of Wands. Okay. Yung iba sa inyo, part of you medyo natututunan mong maging makasarili ngayon, no? Maybe in the past, meron kasing mga nakapagpa, pagod or drain sa'yo. In the past, pwedeng, kumbaga, na-realize mo rin na hindi, this time around, kailangan ko namang maging, matutunan ko naman na maging makasarili. Kasi I see you are a very materialistic person. Wala naman ako nakikitang mali doon. Kasi normal lang naman talaga na minsan may times na may mga tao talaga na nakikita nila yung value ng mga bagay-bagay. Lalo na kung pinaghirapan mo naman yon. And maybe nare-realize mo ngayon na yung mga bagay na pinaghihirapan mo, ay gusto mo naman na ibigay naman ngayon ito yon sa sarili mo. And you are actually born leader. Okay? Meron kang energy sa'yo na pwedeng may mga gusto kang mangyari sa buhay mo na talagang pinupush mo, na talagang ma-receive or ma-achieve mo yung mga bagay na yon. Ngayon, para ma-achieve mo yon, na-realize mo, kailangan mong maging makasarili with the King of Cups. So, I feel like for now, natututunan mong, mag-focus sa sarili mo kasi pwedeng nawala na yung tiwala mo eh. Whether sa love, maybe sa friendship, yung iba meron eh. Yung iba sa mga tao na nakakausap mo, na parang, kasi dati bigay ka naman ng bigay, tapos kaya lang na-realize mo yung mga binigay mo na babaliwala. So maybe this time around, mas kinoconsider mo na muna ngayon kung ano yung tingin mo, yung kailangan mo, yung mga gusto mo sa buhay, bago sila. Okay? So, actually, hindi ka naman magiging ganyan kung hindi ka pinagod, kung hindi ka nadala. So, for some of you, may rason kung bakit ka naging ganyan. You do have your Ten of Swords. Nine of Wands, yan. Nagpakita na yan kanina sa bottom of the deck natin. Queen of Cups.
And the Seven of Swords, bottom of the deck, you do have here the Six of Cups. Ayan, so nakikita natin dito na ikaw yung nagiging biktima, no? Na kaya mo ini-end or kaya ka ganyan mag-isip kasi napagod ka na eh. Talagang nandito na with the Nine of Wands. There are challenges in your life na parang bakit natulungan ba ako? Naibalik ba yung mga naitulong ko? Naibalik ba sa akin yung mga naibigay ko? So for some of you, ikaw yung naging biktima dito dahil maaaring ibinigay mo yung mga kaya mong ibigay in the past na hindi mo nakuha pabalik yung mga dapat para sa'yo. And for what I can see here ngayon, ang present moment mo, no, you are still a loving person. Hindi naman mawawala sa'yo yun. Mapagmahal ka pa rin. Pero ngayon, natututunan mo ng magsinungaling. Natututunan mo ng maging selfish nga, no? With the Seven of Swords. Dahil, ayan, yung iba nagsisinungaling ka because para naman yun sa'yo. Para sa sarili mo. Para magtira ka naman ng kahit konti para sa sarili mo. And with the Six of Cups, yan, at the bottom of the deck, I feel like you are already growing up. You're letting go of the past. You're letting go of the past na parang ikaw lang yung nakawawa. So, nililet go mo na yung kaugalian mo, yung dating ikaw, and now you are a new person na willing ka pa rin namang magbigay, pero may hangganan na, okay? Pagdating sa love, I can see an ending of a situation with someone, ayan, and I feel like medyo nag-o-over siya, natatapos siya, kasi pwedeng hindi siya nagtuloy. Maybe there's a connection na some of you, this is a soulmate connection, pero medyo may mga situation sa buhay ninyo ngayon kung bakit parang hindi pwedeng ituloy yung connection na ito. So may connection tayo nakikitang hindi nagtuloy. So what will happen to you in the near future, water sign? You do have here the World, King of Cups. Actually, I'm sorry, this is the Knight of Cups. Pero nakuha ko pa rin yung energy ng King of Cups. So sabi ko, bakit there's two King of Cups? And then nung talagang na binasa ko siya, it's the Knight of Cups. So pero ang unang naramdaman kong energy talaga is the King of Cups. So, babasahin ko pa rin yung King of Cups doon. Five of Cups is also here. And it is in reverse. This is for your future. Ten of Coins is here. Bottom of the deck is the Ace of Coins. Okay. With the World, I can see walang movement actually pagdating sa love. Usaping love, walang movement at all. No? Pero okay lang. There's delays, may mga delay. Because maybe there's bad news na possible na malaman or marinig. Or maaaring may sitwasyon na pwedeng medyo mas maging dahilan para hindi magtuloy yung connection ninyo nitong person na ito. But I see you moving forward. And pwedeng kung may kakalimutan ka man dito, ito yung kalungkutan. And I can see you healing, nag-heal ka sa connection with this person. Pagdating sa money, there's financial security. Una sa lahat, bakit? Napapalibutan ka ng mga tao ngayon na
nagbibigay ng security sa'yo. Sa kung ano man yung mangyari sa'yo, parang yung mga tao sa paligid mo ngayon, nandyan lang sila para sa'yo. Okay? So, halimbawa, ikaw ay may nangyari sa'yong hindi maganda, no? For example lang naman, ikaw ay na-involve sa kailangan mong gumastos ng pera. These people around you, hindi ka nila papabayaan. Whether they are your family, literal na pamilya, kaibigan, at employer, nakakakita ko ng ganon, boss, na parang willing silang gumastos para sa'yo. Because yun, pagdating doon sa part na yun, napakaswerte mo na because you are financial secured. Okay? Kumbaga, sa mga gastos, hindi mo kailangan masyadong mag-alala. Okay? And nakakakita tayo dito with the Ace of Coins and it is in reverse. This is at the bottom of the deck. Meron dito mga plano na parang hindi siya mangyayari agad-agad for you kasi may mga conflict. Yeah, nakakita tayo dito ng hindi kasiguraduhan kung mangyayari ba itong new beginning for you. But maybe kung hindi man ito mangyari for you, hindi pa kasi ikaw okay. You need to heal first. You need to finish kung ano man itong mga problema, lungkot, mga bagay na pinagsisisihan mo na parang kailangan mo munang ayusin. Dahil hindi mangyayari yung new beginning, not unless matapos itong pinoproblema na ito. Okay? So, thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.